Hello, hello, hello mga ka-freshness. Magandang, magandang, magandang umaga. Hello, 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 hello mga ka-freshness. Magandang, magandang umaga. So, kagising ko lang. Ayun, kakape. Ayan, kape po tayo sa mga hindi pa nagkakape. Sarap ng tulog ko, guys. Ayan. 13 days quarantine na ako, so isang araw na lang ma-accomplish ko na yung quarantine. Init. So kukwentuhan ko na lang kayo about my life. Ah, my life talaga. So una, yung bata pa ako, guys, doon ako, kumbaga, yung mga magulang ko dito yun dati nagtatrabaho sa Maynila. Si Abilino at saka yung si Mama Nora. Ngayon, guys, naghiwalay sila due to kasi yung tatay ko kasi daw ay babaero. Ayun. So inuwi nila ako pag ano, inuwi nila ako doon sa Nabal, Biliran. Doon ako pinalaki doon sa mga magulang ng nanay ko, si Teodoro at saka si ano, Pasita. Doon sa pinakabundok, guys, na walang kuryente, walang di nga maririnig yung tawag nito, yung ano na mga sasakyan, kasi napakalayo, napakalayo talaga sobra. Kumbaga, matatanaw mo yung pinaka, kumbaga, sa overlooking na siya sa ngayon, kung anuhin, yung matitingnan mo talaga yung lungsod, yung dagat, yung dagat talaga doon, na kasi nasa pinakataas kami na bundok. Tapos yung napagpangasawa uli ang nanay ko, ganda no, pagpangasawa uli yun, yung si Papa Romeo. Ito kasi yung kwento na yan, guys. Ngayon siyempre nagsama na sila, at taga Ormoc, taga Bilyaba, kumbaga, taga Bilyaba ang tatay ko. Ay, kumbaga, stepfather ko, taga Bilyaba. Ngayon, siguro na pagtanto, kinuha nila ako doon. Kinuha nila ako doon. Ngayon, sobrang payat ko talaga na di ko lubos maisip na malnourished yata ako. Tapos, yung balat ko ay parang puro kaliskis kasi nga, ang kinakain lang naman namin doon ay balinghoy, wala mang rice, balinghoy, kamote, tsaka yung gabi or karlang, for curioso. Yun lagi namin ulam, tapos ay yung pagkain, tapos yung ulam namin, manguha pa kami doon sa yun, sa mga ilog, yung kumbaga mga piyo ang tawag natin dito, sa piyo, kasi nga ano yun, kumbaga ang tawag nito, alimasag. Pero piyo siya kasi sa tubig siya. Tapos yung kinuha ako, hindi na ako makalakad kasi parang mahinang-hina ako kasi nga gawa ng syempre wala masyadong kinakain, at napakapayat ko talaga. Tapos may ano, kasi hindi ko nga kaya maglakad kasi nga sobrang ano ko talaga, hinang-hina. Ang naalala ko, hinang-hina ako. May taong nag-ano sa akin, kung gibaba ko, nilagay niya ako dito. Hindi ko alam kung nakalimutan ko, pero na-imagine ko siya. Nakalimutan ko lang kung sino ang anong pangalan niya doon. Parang makarating kami doon sa highway. Tapos first time ko, guys, na nakakita ng sasakyan. Sumakay kami ng papuntang ano, Bilyaba, first time. Tapos ayun, doon ako lumaki. Ito pa mga ilang buwan, parang nabulag ako kasi due to siguro malnourished daw ako, walang vitamins. Nabulag ako, guys, na kumbaga mga bandang alas 5 hindi na makita. Magulat na lang sila nung nangyari sa akin, kung saan ako napunta, kasi naglalaro kami doon sa mga anak ng kapatid ng
stepfather ko na nandoon din sila, si Ranil, si Geraldine, ewan ko na saan na sila ngayon, basta the rest marami doon. Siyempre na ay paglaro din ako, tapos pinagtawanan na lang nila ako kung saan saan ako napunta daw, kasi nga di ko na alam eh. Kasi nga kumbaga hap na, kumbaga bulag na talaga siya, hindi naman sa totally bulag kasi nakakita naman ako pag tuwing umaga, pero pagdating ng alas 4 going to ano, hindi na ako makakita guys, madilim, totally madilim. Tapos eto na, nag-aaral kami. Kaya ako naging marunong ako magsulat ng ano, kasi nga tinuturuan ako ang nanay ko while naggagawa ng banig, kasi yun ang pagkumbaga pagkikitaan na doon sa probinsya. Kasi kung hindi magagawa ng banig, so hindi rin makakain kami ng bigas, kasi nga wala pa, walang wala talaga kami doon, kasi nga kumbaga poorest to the poorest talaga kami. Grabe ang hirap guys. Tapos ang ginawa, nanay ko, tinuturuan niya ako. Tinuturuan ako ni Mama Nora, pangalan mo. Ngayon, ang pangalan ko ay Norberto Dora. Kaya Norberto Dora talaga. Norberto Dora, kasi nga, ewan ko bakit ganyan ang pangalan. Norberto Dora yung pangalan ko. So, ang so grade 1. Ngayon, tuturuan ako ng nanay ko. Papaluin niya yung kamay ko kasi ayaw niyang kalawite. Kanan talaga ipapagamit niya. Ngayon, nagsusulat ako kanan, pero pagdating sa school, pakasutil ko talaga ano, pagdating sa school elementary, si ma'am, alam ko si ma'am, yung teacher namin si ma'am Rosalie, si ma'am Rosalie Almoruto ata, mga ganun, grade 1. Ayan, sulat niya kade kay bihat kuan lagi ko. Kumbaga hindi talaga ako masyadong ano, kasi nga kumbaga slow learner, kumbaga slow learner talaga ako. Napaka bobo ko noon, grabe. Hanggang pa naman ngayon, tara. Wala namang pinagbago. Makabobo ko talaga, hindi ako makakaintindi. Pangalan ko na nga lang ay nako. Pangalan ko lang talaga, hindi ko pa nga ma-memorize. Mali-mali pa. Eh Norberto Dora. Norberto Dora na eh. Kasi pero alam ko na hindi talaga ako, kumbaga yung tatay ang Papa Romy ko, hindi talaga, pero hindi ko talaga siya ano, na malayo yung loob ko kasi hindi ko siya tunay na tatay, kasi pangbaga nahihiya ako doon sa kanya, na mag yung baga feeling ako mag-aano sa kanya. Pero yung tatay ko naman, siya naman din ang gumawa ng paraan na talagang malapit yung loob ko sa kanya. Pero iba talaga, oh, iba talaga yung pakiramdam, ibang pakiramdam ko talaga na tunay na talaga na tatay mo. Ganun, iba. Tapos, nung, yun na, nag-grade 6 na, grade 6 na kami, ano, pagka grade 6 namin, doon na yung, kumbaga, struggle, na nagsimula ng struggle na, hindi ako makagraduate hanggat walang live birth, kasi nga wala akong live birth doon eh. Kasi nga dati, kasi nung unang panahon pa pwede ka mag-aral, wala pang mga INESOL, wala pang PSA, wala pa, so wala pang live birth. Hindi pa kasi kailangan dati yon. Ngayon, so ngayon pina-let registered ako sa munisipyo doon sa Villaba na Norberto Dora. Di hanggat nagpag-college ako, high school. Ngayon sa high school, di ako tinanggap sa public kasi gawa ng yun nga, wala akong live birth. Kasi nga ano pa lang yung hinahawakan, resibo lang sa munisipyo. So hindi ako tinanggap ng public ng Kananga National High School. So ngayon parang nadismaya, paano kaya to, hindi ako makapag high school. Kahit sa ang school ako, dito ako tinatanggap kasi nga wala nga akong live birth, kasi kailangan yun. Hindi mo naman po pwedeng i-ano mo na lang sana to, i-follow, kasi nga i-enroll daw ako ngayon. Eh last enrollment na yun. Kumbaga blessing at disguise na may
mga may babae doon na doon mo na lang i-ano niyan i-enroll sa NHI, kaya napunta ko sa NHI. Sabi niya National Heroes Institute. Sabi niya doon na lang kasi tatanggapin naman 'yan kasi while ongoing pa yung live birth mo. Basta mga ako lang kayo na makapag-provide. Di ko tanda kung anong pangalan niya. Pumunta kami ng NHI, nag-take ako ng entrance exam. At eto pa, pag-take nang ako ng entrance exam, na ako na may, kumbaga, average lang naman, hindi naman ako katalinuhan din. Pumasa ako, sabi niya, pumasa ako, tapos nagkaroon pa ako ng, kasi nga may bayad, wala kaming pera, wala naman kaming pera. Private kasi siya. Kung wala naman kaming pera, paano kaya to? Sabi ni, yun nga si Mama Tilde Almoroto, yun yung ano na, apply na lang ka namin ng AAC. Hindi ko, basta scholar yun ng mga, kumbaga scholar yun. Ngayon, in-apply ako. Wala akong babayaran. Ang babayaran ko lang, I think, yung mga libro. Libro lang. At saka mga miscellaneous. Wala akong miscellaneous, libro lang talaga ang binabayaran ko. Hanggat nag first year, yon. Ngayon, pagka first, di pa nga ano ng first year. Oh my god. Problema naman na kasi nga gawa ng yung SSS nga, kasi nga ako pala nakalagay sa beneficiaries ng tatay ko na tunay Norbin Paghid. Ay nako, ngayon problema na naman kami, anong gagawin natin kasi Norberto Doraman ang pangalan ko ng elementary, saka yung ano yung inisikaso na live birth Norberto Doraman. Ngayon ang ginawa, paano naman kami kasi nga either na makukulong ang nanay ko kasi nga gawa ng binago ang pangalan ko kasi natuntun nga kami doon. Tinuntun nga kami doon ng mga SSS doon sa high school ko. Kailangan daw mabago. Mabago nga ang baga, mabago ang pangalan ko going to Norbin Paghid. Kasi nga paano nagkakaalaman? Kasi si Norberto Dura, Norberto Dura, ang nanay niya ay si Leonora Payos. Ayun. Tapos si Norbin Paghid, ang pangalan niya si Leonora Payos, ang nanay ko. Dini, nagkatugma-tugma. Since yung mga kamag-anak doon ay mga sugapa, sorry ha sa terms, mga sugapa sa pera, hindi ko alam din. Ginawa naman nila na patay yung nanay ko, tapos sila daw nag-aalaga sa akin. Kumbaga doon pa lang talagang ano ako doon, parang nagtanim na ako ng galit talaga na grabe naman dahil sa pera. Talagang gagawin ang lahat. Ngayon ang ginawa ng nanay ko, pumunta doon sa munisipyo ng Nabal. Pagpunta ng munisipyo ng Nabal ng nanay ko, ayun, nagkagulo na kasi nga sabi nga daw parang telesere yung patay daw ay nabuhay ganyan, basta mga ganong eksena. Kasi iwan ko ba doon sa mga kamag-anak din ng mga sugapa din, wag pera talaga. Tapos yung mga anak nila, di ko lang babagitin kung sino yun, mga anak pinaglalagay niya doon ay hindi na nga doon ang kumbaga sa SSS kung sino po talaga ang beneficiaries. Ay mga ano nga, dahil nga sa pera nga, ginawa ang kumbaga illegal yon. Di, ang nagwagi, kami, kasi nagpunta ako sa Ormoc. Oo, nagpunta kami sa Ormoc. Yan, inasikaso ako talaga kasi nga buti na nga lang, ang nanay ko ay hindi pinasa yun. Hindi, kumbaga, hindi niya sinunog yung ano niya, yung mga requirements ko, kumbaga mga documents ko na bilang isang Norbin Paghid, hindi approve, naprobahan na. Kaya nagbago ang pangalan ko si Kanyer High School, nagbago ang pangalan ko, naging Norbin Paghid na. Ngayon mga classmate ko sa elementary, ewan ko kung alam ba nila ngayon na siguro kunti lang nakakaalam na mga classmate ko ng elementary, yung kung sino lang mga nakapag
successful. Yun lang din ang nakakaano din, na naging Norbin Paghid ako. Oo, kasi gawa ng dahil nga sa isis nga. Oh, dahil sa isis nga yun kasi. Tapos na pa. Dahil noon, siyempre na kahit pa may SSS, eh ilan kami, apat kami magkakapatid. Ako si, may isang kapatid pa kasi ako, si Norian, which is doon kasi siya, ano talaga sa ano, sa mga magulang ng magulang ko, doon talaga sa si Norian. So kami, magkasama kami ni Naomi, ni Mira, tsaka ni Nico, yung kami, tsaka ni Nyo. Kami talaga yung to talaga nang magkasama talaga kami hanggang sa paglaki. Tapos napaka very struggle naman yun. So yun, nagbo-board. Tapos napakahirap kasi nagbo-board. Kasi nga kahit pa pa naman libre, siyempre yung mga araw-araw mo, na naalala ko nga yung kumbaga, nahiya ako humiling sa nanay ko na yung sapatos ko, siguro napakasira-sira na. Sirang-sira na talaga. Kumbaga, yung gilid ng ano, talagang nag-smile na. Sa sobrang, siyempre, ilang years din nagamit. Wala namang pagpapalit-palit. So, ilang years ko nang gamit din. Siguro mga third year. Kung anong uniform ko, ganun pa din. Eh, siyempre, nakakahiya naman ding makasama kasi may mga mayayaman nga kasi ano nga yon. Pero ako, tahimik lang ako kasi nga, di ko inindakay, ang pinupush ko, kailangan ko talagang, kumbaga sa sarili ko, kinaipupush ko. Oo. Tapos uuwi ako ng tuwing Friday ng gahapon na from barangay, kumbaga bababa kami sa Balagtas, sasakay kami ng multicab, pauwi sa amin. Mga 8 kilometers ang lalakarin namin, dadaan kami ng Palayan, dadaan kami ng bundok. Ang pinaka-maximum talaga, pag ako maglakad talaga, 2 hours ang pinaka-ano. Pero kung pag normal na ano, talagang walang madalian, abot talaga ng 4 hours talaga kasi yung may pahinga-pahinga. 4 hours talaga ang ano, lakarin. Tapos, 4th year, kasi parang nahihirapan na kasi ako. Nahihirapan na ako sa sarili ko na kasi parang tumira kami doon sa tiyahe namin. Kumbaga, hindi na kami na-accommodate kasi sobrang dami namin. Eh, nandun pa, mga tatlo kami magkapatid. Apat, si Mira, si Naomi, ako, tsaka si Norian. Parang, ako na lang ng ano, umano sa kanila kasi nahihirapan ako. Kasi, siyempre, lalaki. Tapos mga babae puro, eh, tapos may mga anak pa ng tiyahin ko, nag-aaral din. Kumbaga hirap na hirap. Doon ko na pag ano talaga, sabi ko, kailangan talaga, ako nang kusang humiwalay, sabi ko mag-uwian na lang ako. Uwian na lang ako sa amin, 4th year ako noon, uwian. So gigising ako ng, hindi, kasama pala talaga sila. Kasama pa talaga yung si Naomi, si Norian, tsaka si ako. Sabi ko, 4th year, magkasama talaga kami. So, mag-uwian na lang. It's better na lang daw mag-uwian. Grabe, ang hirap ng, ano, na, kung lubos, di ko lubos-lubos na maisip na kung hindi siguro kami nagtyaga. Kasi gigising kami ng alas 3 ng madaling araw. Napakalamig pa na ang tubig. Tapos, mga alas 4, kailangan kami, target kasi namin mga 4, kailangan mapag-umpisa na kami maglakad papuntang doon sa Balagtas nga, tinatawag na doon kami sasakay papuntang school. May mga multicab doon. Grabe, umulan man. Grabe ang ulan, pag naulan, ang napaka-struggle talaga pag naulan kasi nga syempre basang-basa kami. Alas 4 pa lang na madaling araw. Basang-basa kami. Ang ginagawa namin, naka-short kami. Tapos yung pang taas, yun yung pang ano, tapos bit-bit namin yung ano, tapos lagay namin sa plastic.
minsan nag-ano pa kami ng dahon ng saging kasi nga di na mausong payong doon. Ngayon, tapos pagdating namin doon sa baryo, kumbaga sa Balagtas, doon na kami maghuhugasan kami doon sa mga palaya, maghuhugas kami, tapos anuhan namin yung sapatos, magsusot ng medyas, tapos yun, todo outfit namin, sakay na kami sa ano, mga alas 6, sakay na kami. Ako ang laging nauna doon sa room, kasi nga alas 7 pa lang, ako ang laging nauna, di alam ng teacher namin, napakalayo ang akong pinanggalingan. Di ako lagi nauna doon. Tapos, mga grabing struggle. Namin, hanggat natapos ko talaga yun, nag-graduate ako. Ito ka, pag-graduation. So, pag-graduation namin, so, siyempre, balak namin mag-lechon kahit pa panahon napakahirap talaga. Ang nanay ko talaga, kumbaga natuwa na naging ano, tuwang-tuwa na siguro hindi naman din sila nakapag-aral kasi talagang pinupush kami na makapagtapos. Ngayon, ginawa ang nanay ko, sabi niya kapag ikay makagraduate, mag-lechon ka. Hindi, mag-lechon. Sinabihan ko ng mga classmate ko, sila Marlon, sila si, basta lahat ng ano, Section A, pupunta kayo. O, yung mga close lang, yung mga hindi ano, kasi mga mayayaman naman kasi sila. Ngayon, yung mga close lang, hagoy, pag ano na yung pag-uwi, nagulat man ako, nag-away man ang nanay ko at tatay ko. Yung parang sumama ang loob ko ng ano ko, hindi ako umuwi sa amin. Tapos sabi ko sa mga classmate ko, cancel na, kasi kumbaga nahiya ako sa part noon, kasi nga kahit pa man ang bundok yun sa amin, kumbaga gusto nila adventure din. O di punta kami doon sa ano, mapunta kami, na uwi man kami doon, yung sama man kami ng swimming doon sa may Karigara, doon sa teacher namin na PE ata yun, ganyan, nagpunta kami doon sa Karigara. Hindi talaga ako umuwi kasi nga kumbaga yung nagpaano, palipas lang ako din ng sama ng loob, hindi ako umuwi. Umuwi lang ako after nanam, siguro mga 2 weeks, mga ano. Pero nagsama, isang araw lang ako doon umuwi sa amin, lumuwas agad ako, kumbaga Sabado, pagkalinggo umalis ako, kumbaga nakipagsapalaran ako na sabi ko, kailangan ko na talagang ano, may extra income. Nakipagsapalaran ako guys doon sa Ormoc City. Ngayon, naghanap ako ng trabaho, yung mga wanted boy, kahit mga wanted helper, mapapasukan ko na at least yung 2 months na yun, kumbaga makakatulong yun sa mga magulang ko. Ayun, kumbaga pagka ano, di natanggap ako, sabi ko, ma'am, doon sa ano ba yun, yung sa grocery, sari-sari store, sari-sari store, para siyang lahat ng ano, doon kumbaga doon mag-ano lahat ng kumpra ba, kumbaga doon mag-ano yung magtitinda, doon mag-o-order, kumbaga doon, di doon ako tulong-tulong. Ako ang taga-igib ng tubig doon sa Ormoc, doon sa may ano, kasi libre kasi tubig doon. Hindi naman ako marunong mag-bike, pero natuto ako doon. Kumbaga siya, sidecar siya na may bike. Yan. Tapos, tuwing umaga, nag-iigib ako. Nag-iigib ako kasi nga, kailangan at kasi dalawang tindahan kasi doon eh. So, kailangan, yung isa, kasi doon kami nakapwesto, kasi nagyayelo, naglalagay ng yelo kasi yung isa, yung nanay ng amo ko, lalagay ng yelo, tsaka doon din nagluluto. Laging 10 container po iniigib araw-araw, either umaga or hapon. Biroin mo yung Ormoc City na yon, hahanap talaga ako ng ano, kasi takot nga ako sa ano, sa highway. Doon ako dadaan kung saan walang sasakyan, kasi nga sisko po, kasi nga di naman ako na nasanay na may bike, kasi nga taga bundok nga ako. Tapos ano pa ba, ha? Ayun, sabi ng nanay ko, sabi ko mag-aral ako ng, ay di, may nag-advise kasi mag-aral ka ng college, sabi niya. Sabi ko, wala na nga kaming pera. Sabi ko, paano ako mga pag-aral?
Tapos sabi niya, maghanap ka ng school na kumbaga affordable lang. Tapos yun, umuwi ako pag mga May, pinauwi ako ng amo ko, sabi ng amo ko, umuwi ka, mag-aral ka, sabi niya. Oh, kasi kung high school ka, at least, sabi, sayang, pagkakataon, bata ka pa, kailangan ka mag-aral ka, huwag mo nang unahin yung trabaho, kasi yung trabaho nandyan lang yan, mas maganda kasi may pinag-aralan daw. Di, sabi ko, sige po, di, umuwi ako. So, bago ko umuwi, syempre, parang, kumbaga, traditional ko na talaga umuwi ako sa amin, na bumili ako ng isda, bibili ako ng mga pasalubong ng mga kapatid ko, ganyan, bumili ako. Kasi ano talaga, tuwing uwi ko, nagdadala talaga ako ng ganun. Kasi nga, bibihira lang talaga. Kung ano mga kailangan doon sa amin, bumibili ako, mga asin, kung ano-ano pa. Di, nagulat ang nanay ko, oh, ikaw umuwi, sabi ng nanay ko. Pinapauwi kasi ako, gusto ko kasi mag-aral, mga ganyan. Di, sabi niya, ikaw. Ngayon, di, nagpunta kami sa Linac. Nagpunta kami sa Linac kasi ang average ko kasi yung dati, mga 87 yata ang average ko doon. 87 yata sa high school. Tapos nagpunta ako ng Linac. In Linac pa yung dati. Tapos naging Leyte State University or no, naging VSU na, Visayas State University, Villaba Campus. Di, punta ako. Punta ako doon hanggat nag-college ako. Na, tapos struggle ang college namin. Siyempre, nag-high school na rin kapatid ko. Si Mira, si Naomi. Kasi yung si Norian, hindi na napagpatuloy. Kasi nga, siyempre, ayaw siguro, inisip niya, hindi na, ayaw niya magpabigat. Eh, ngayon, pumunta siya ng Maynila. Kumbaga, nagsusupport-support na lang sa amin kahit papaano. Ibibigay sa amin. Kasi nga, ano talaga siya. Kumbaga, tawag nito. Kumbaga, nagpaano na lang din siya. Paubaya. Nagpaubaya na lang siya sa amin. So, ang ginawa, ngayon, struggle lang college. Kahit papa naman, ano, siyempre may bayad na lahat ng ano. Diyos ko, sabi ko, ginawa ko nag-uuling kami. Uuling kami tuwing Sabado at Linggo. Uuling kami ng ano, grabe, hira. Nag-uuling kami. Mga, kumbaga, nandoon na rin, kumbaga, naano ko rin yung loob ng stepfather ko kasi tumulong na din siya. Parang ganun. Nakitaan ko siya ng ano, yung kuunga. Kasi kung may effort talaga siya, kasi nagsusupport talaga siya sa amin. Kasi sabi ko, ay, ibang-iba talaga siya sa lahat ng ano. Kumbaga siya na talaga, kumbaga para siyang tunay na talaga na tatay. Tunay na tatay talaga kami. Tapos, ang ginawa namin, tuwing Sabado, kung walang uling, wala akong allowance. So, kailangan ako mag-uling. Uling ako ng uling kami. Tuwing Sabado, ng kumbaga bagol, kung bao. Tapos yung nag-uling kami, once maibenta na, so ano, equally divided kami, binabudget ng nanay ko, kapatid ko doon sa Kananga, yung high school, tapo ako college. Tapos yun, hanggang naka-survive kami. Kumbaga, ayun, mga maraming chismoso, mga chismosa, na talagang, kumbaga, dumating din sa punto na umano talaga kami na naririnig ko na talagang mga ambisyoso kami, ambisyosa, talagang kahit walang-wala, ganun baga, kahit walang-wala, talagang gusto talaga mag-aral. Baga, sa isip ko, paano naman kami na kung hindi kami mapag-aral, paano namin maano yung magulang namin? Kumbaga ganun. Hindi namin inisip ko para din naman. Hindi ko inisip na ano for the future. Sabi ko inisip ko para naman to sa akin at mga sa mga kapatid ko. Kung hindi kayo mag-aral, ano na lang gagawin, bubungkal na lang doon lagi. Ngayon guys, sa mga ano doon talaga sa bundok talaga, pinuprosige talaga namin, talagang susumikap kami, nagtiyaga kami. Kumbaga, siguro
doon sa ano namin lugar, kami lang ang napagtapos. Kasi basta gusto lang namin mag-aral. Kumbaga, hindi namin inisip yung ano. Basta gusto lang namin mag-aral. O, bahala na kung ano maging ano namin sa future. Aral kami. Tapos hanggat nag yun nga, education, teacher. Teacher kasi yung kurso ko, education. Tapos yun, may naka ano, kumbaga pag napapagod na din ako, kumbaga napapagod na din ako sa ano, kumbaga sa pagtatrabaho tuwing summer, nagtatrabaho ko sa summer. Ayun, nakatagpo ako ng kumbaga siyempre hinahanap ko yung pagmamahal. Yung kumbaga pagmamahal na yon ng tatay ko, kumbaga hindi pa natugunan. Ayun, nahanap ko si ano, si Julito. Yung si Julito Misa yung nagpa-parlor. Pa-parlor kasi nagkakilala kasi kami. Kasi yung metro, kumbaga mutual friend pag doon sa Ormo kasi, yun yung Peter yata tawag noon, si Peter. Pag nasa hotel kasi ako, kumbaga lodging house nagtatrabaho, kumbaga pension house, kumbaga tuwing hapon kasi may parlor sa baba. Lagi ako niyayaya, sabi. Lagi ako niyayaya. Sabi niya, "Uy, kain tayo." Siyempre, ginagrab ko ng opportunity kasi sayang naman. O kaysa manggagastos pa ako doon sa pagkain ko sa pag-uwi ko. Libre naman. Ngayon, nililibre niya ako. Uy, libre tayo. Kumbaga nagkaanuhan kami, tapos sumama siya doon sa pagkaan ko uwi ako kasi magpapa-enroll ako college. Ngayon, pagkasama niya, sabi niya, may kakilala ako dito, si Julito Misa, daan tayo sa parlor. Dumaan ako sa parlor, dumaan kami, pakilala. Eh, ano, ang ano niya, magjowa kami. Sabi niya, magjowa ta. Ano, uy. Siyempre, nakikita ko si Julito Misa doon kasi minsan may mga event. Siya nagme-make up. Siya talagang popular siya doon sa amin, famous kumbaga. Ngayon, ang ginawa, sabi niya, jowa sila, di. So, tapos yun, uwi, tapos dumaan kami sa school, tapos pagpabalik kami, tapos pag ano, naghiwalay na kami sa Villaba kasi po, uwi muna ako sa amin. Sabi ko, uwi na ako kasi nga mag-start na yung klase namin eh. Paring ko lang mga gamit ko sa bukid. Tapos yun, yung nag-start na ako nag-school, kasi nga, nadaan kasi yung motor. Kumbaga, single kasi yung daanan papunta sa Villaba. Lagi kami nakikita ni Julito. Ayan. Tapos, sabi niya, kasi nga, may cellphone kasi niya binigay si Peter. Kumbaga, ewan ko din, naging, ano, di naman kami naging kami. Kumbaga, ano, hindi ko nga alam kasi nga yung tropa ko din na tropa din nila si Julito. Tapos nagkaanuhan kami na pinapakilala ako ni Julito. Hindi ko tanda kung sino yun. Basta na pinapakilala ako ni Julito. Ngayon, hindi ko ano na bakit kami naging kami ni Julito. Tapos, ayun, sabi ko, ay, pero hindi ko sinabi ng mama ko na meron akong jowa na bakla. Hindi ko sinabi kasi nga siyempre natatakot ako. Ang ano, siyempre nag-ano din ako sa para sa sarili ko. Ngayon, binibigyan naman ako ni Julito ng allowance. Parang malaking tulong kasi yun guys sa akin. Baka siya na, parang tumulong na din siya sa aking pag-aaral. Ngayon, kasi sasabihin ko wala akong bigas. Papadalhan ako ng bigas, wala ako ng ulam, papadalhan ako. Hanggat naging kami ni Julito, tapos napunta siya dun sa boarding house. Kumbaga, malaking tulong. Grabe ang ano ni Julito, kumbaga sa mga pangangailangan ko na financial, na bibigyan ako. Kasi nga, instead na manghingi pa ako sa mga magulang ko, inisip ko na lang na kaysa naman ibigay sa akin, ibigay na lang doon sa kapatid ko.
kumbaga malaking ano yon, kumbaging tulong talaga. Hindi ko naman din ginamit si Julito doon kasi nga parang nahulog na din ang loob ko sa kanya. Kumbaga yung pagmamahal ng hinahanap ko, kumbaga natugunan niya na may extra caring, may ano, tapos doon ako binihisan, doon ako na binihisan na kumbaga maging tao, binilhan niya ako mga damit, kung ano mang ano ko. So hindi na ako nabibehind sa mga classmate ko kasi pag may ano naman kami, may bago akong damit. O linggo-linggo yun, may bago akong damit. Tapos sapatos, hindi naman ako mahilig. Ako hindi ako mahilig sa material, ang inisip ko talaga, makakapagtapos lang ako, okay na sa akin. Tapos hanggap, tapos nagkaroon kami ng pagka third year, ayun, grabing struggle ko doon kasi yung stepfather ko, parang hindi kami nakakaunawaan. Kasi nga, 50% na kasi, 50% na kasi na parang hindi ko na kailangan na umuwi dito. Kumbaga na sa ano ko, hindi ko na kailangan umuwi na dito. Kasi nga, kumbaga, malaking tulong na din. Malaking tulong na din na hindi na ako hihingi ng allowance. Kasi nga, may nagbibigay na sa akin. May nagbibigay na sa akin si Julito. Pero umuwi pa rin ako doon. Pero tinatanggap ko pa rin yung allowance ng binibigay ng nanay ko. Pero sabi ko, kunti lang, mga 200, 250, ganyan, one week yon. Umuwi pa rin ako. Election yon. Pagka-election yon, guys, kumbaga, mas inuuna ko yung ano namin, pagkain, nagbilad ako. Kasi nga, parang harvest, may harvest time din yun eh, na kumbaga, meron kaming ano doon na ikaw tinatawag noon, hiba, ikaw magtanim, ikaw mag-ani, tapos ano ka na lang, kumbaga, sampo isa, sampung sa ako, sa may-ari, isa sa'yo, kumbaga. Pero malaking tulong na din yon. Ngayon, kinukuha ko doon sa mismo. Kinukuha ko. Tapos pagkakuha ko, siyempre, binibilad ko, tapos pinapagiling ko pa kasi nga, so kailangan kasi pambaon, kasi nga wala kang mabigas pambaon namin. So ang ginawa, election yun. Kumbaga election yun that time. Hindi ko alam bakit kami siguro sa pagod, saka tatay ko, ang stepfather ko ay nakainom din. Ngayon, ang ginawa, kumbaga kaya nga, nasuntok ko siya. Nasuntok ko siya. Sobrang, ano na din, kumbaga pagod din. Gutom, pagod. Nasuntok ko siya. Although kasalanan ko. Parang wala akong, ano ba sa, walang utang na loob ako. Tapos, nasumbatan ako ng, ano ko. Siguro, yung sumbat niya, kumbaga napagtanto ko na ako nga nagpalaki sa iyo. Kumbaga, ako nga nag ano na hindi kita anak, parang ganun dating sa akin. Pag-aral ka dahil kumbaga sa kanya. Ganun, kumbaga sumama ang loob ko. Tapos parang ganun, hindi mo ako uuyunan kumbaga kung ano mga desisyon ko, dapat ikaw mga kumbaga ikaw makakaintindi sa akin kasi ikaw na pag-aral. Parang ganun ang ano, pero sabi ko, nandoon na nga tayo sa may pinag-aralan na kami. Sabi ko na pinag-aralan na ako. Pero wag naman pong ano eh na, kumbaga, yurakan baga, pagkatao ko. Kumbaga, manduhan mo ako. Gusto mo, ganito. Election nga yan. Di naman, wala naman na makuha. Although sabihin na, kung mananalo, ganyan. Di nagkaanuhan kami. Lumayas na ako, yun. Pagkalayas ko, mini-message ko na si Julito. Siguro mga alas 11 ng gabi. Umiyak ng umiyak ako doon sa may daanan. Umiyak ng umiyak talaga ako. Anong gagawin ko? Umiyak na umiyak. Hanggat umabot ako ng alas 11 ng gabi, doon lang sa may daanan. Ngayon, napag-isip ko, sige. Mini-message ko si Julito. Kung may problema ako, nandito ako ngayon sa bundok, lumayas ako na hindi kami, kasi nga takot din ako, baka patayin ako din, kasi nga dahil nga nasuntok ko eh. Tapos nag-alala rin ako sa lulot lula ko, kasi nga
alam mo pag malasing yung tatay ko talaga, wala yung sinasanto. Ngayon, di lumayas ako. Pagkalayas ko, doon muna ako tumambay sa ano, bundok na, siyempre natakot din ako kasi walang tao, walang ano, baka may aswang dito, ganyan. Minimisis ko si Julito. Guys, nilakad ko mula sa ano namin, papuntang highway, na walang kailaw-ilaw, pero iyak ng iyak ako. Iyak ng iyak ako, bakit ganun? Sabi ko, nag-iipot naman ako, ako nang ang pagod. Parang ganun, yung sama ng loob ko. Habang ano, nawala yung takot ko kasi gawa ng, habang naglalakad ako na minimize ko lang yung daanan, putik pa, o ako may lumubog doon sa ano ko, baba, gumugulong man ako, bangon pa rin ako, iyak ng iyak pa rin ako. Tapos, siyempre gabi na, tapos kinukunta ko si Julito. Kinukunta ko, minimessage ko, may problema ako, sunduin mo ako, sabi niya doon sa may highway. Ganyan. Bakit? Ano ganyan? Simula noon, doon na kami nag, ano, siyempre, kumbaga, binigay ko na yung, ano, sa kanya, tiwala. Kumbaga, tiwala. Ngayon, nagsama kami. Paano yan, sabi ko. Pero, ano yun? Fourth year na nga ako noon, fourth year na. Kasi magpa-practice teach na ako eh. Kung papatahin ako ng uniform. Buti na nga lang, nakapagpatahin ako ng uniform na bago ako lumayas. So, parang sabi ko, parang ayoko na. Sabi, pero nisip ko, kunti na lang. Sayang naman yung mga pinaghirapan ko, kunti na lang. Kung bibigay ako. Ayun, nag-usap kami. Kung paano yan? Magpa-practice teach na ako. Isang buwan na lang, magpa-practice teach na ako. Sabi ni Julito, huwag kang mag-alala, ako na lang bahala sa iyo, ganyan. Ganyan, so, okay, sabi niya, ngayon, may boarding house doon. Doon na lang ako nag-board, doon na lang ako na ano, hinahatira na lang ako. Minsan napunta na lang si Julito doon sa bahay, ay sa bahay ng tinitirahan namin, doon kina Joshua. Nagdadala siya ng pagkain, pakabait, grabe. Na hindi ko makaano talaga, hanggat nagtapos ako, tapos, pagkatapos ko, pagka-graduate ko, si Julito din naman talaga nagpo-post na yung mama mo, syempre. Ako naman ay, baga napakabait sobra. Bait siya, hindi niya inano talaga yung pagkakataon. Sabi niya, baka nang ano talaga kami, exposure talaga kami doon sa namin lahat, ng classmate ko, may alam. Ayun, tapos, ano, sabi niya, pagka-graduate ko, kausapin mo yung mga magulang mo, sabi niya. Kasi kung, ano, tunag siya mag-escort talaga. Kasi ako, di naman, sabi naman nanay, ni Julito na, kumbaga, hindi naman naging, ano, kung hindi dahil sa kanila. Tama nga. Oo nga, tama nga. Hindi ko alam, ang nanay ko pala, eto ka ha. May sulat pala doon ng nanay ko kay Julito na pinapakita lang sa akin pagka-graduate ko. Guys, napakahaba, grabe. Apat na yellow pad back to back. Grabe, detilyado na detilyado ang nanay ko magsulat. Grabe ka mo. Kumbaga nagpapasalamat siya doon sa huli, nagpapasalamat siya na ano, kasi hindi ako umuwi, Salamat na hindi pa rin natapos yung ambisyon ko na maging ano ako tapos kaya siguro na pag ano ni si Julito na puntahan ko pagka-graduate ko. Ngayon, takot pa rin ako. Siyempre, takot pa rin ako sa tatay, yung sister budget ko. Baka mamaya patayin ako. Ngayon, sabi ko, mga alas 4, pumunta ako doon. Nagawa din ng bahay. Nagawa ng bahay doon. Kumbaga nag-renovate. Nandoon sa bubong, sa taas, sa bubungan. Sabi niya, oh, buti nakakaalala ka pa sa amin. Ganyan ang ano. Kailangan ko ng expertise ko. Oh, kala ko'y kayang-kaya mo na. Ganyan ka ano ng nanay ko. Kayo, sa akin lang naman, sabi ko, sa akin lang naman, ay ano, gusto niyo lang naman pumunta. Sabi ko, oh,
graduation na namin ganito. March 28 yun. O, pumunta ako sa kanila 26. So, today, 26, 27. Yan po, graduation na namin sa ano, sa 28. Kayo kung gusto mo pumunta. Hindi siya umuo. Hindi sila, walang ano na, kumbaga walang ano ako na sign na pupunta sila. Pero at least, pero sabi kasi ni Julito, at least sinabihan mo. Wala silang sign na pupunta, wala silang ano na, ano ko. Sabi ko, uwi na ako. Sa aka, uuwi. Sabi ko, doon kayo na Julito. Sabi doon sa ako. Kasi nga, nag-ano na kami. Doon sa ano, di, nagulat man ako pagdating ng ano, umaga nandoon man sila. Nagmotor, may dala pang isang container na tuba at saka may litsong manok. Ngayon, inauna pa doon. Ngayon, nauna pa. Eh. Pero sinabi ko, han yung tawag namin ni Julito, han, hindi yata pupunta ang nanay ko. Sige ako lang ano, sasama, sabi niya. Sige ako na lang sasama. Hala, kaya pagdating man doon ng nanay ko, pumunta man. Tapos mga si Julito din sa... Siyempre, parang ano na rin, pinaghandaan ako. Nagka-dubli-dubli tuloy guys yung handa ko doon sa amin. Ah, doon sa dorm, kumbaga boarding house doon sa college. Nagka-dubli-dubli tuloy, naghanda si Julito, naghanda ang nanay ko. Di, pinag-combine na lang. Tapos, doon yung ano namin niya, siyempre, mag-iwahiwalay na kami ng ano, kumbaga, kasalanan ko din. Kumbaga, mag-iwahiwalay na. Yung maghihiwalay na yung mga classmate namin, hindi magkasama. Kumbaga hindi ko na ano yung bigyan attention si Julito. Kumbaga nagselos siya. Nagselos kasi bakit nandiyan ka ganyan? Kasi nga sa kabila kasi may ano din sa kabila merong ding handaan. Pumunta ako. Kumbaga doon parang nagalit si Julito. Bakit nandiyan ka? Anong ginawa mo? Ganyan ko. Siyempre na nakain siya, may pagkain naman doon, sabi niya. Di nag-inom kami. Hala, nag-walk out man si Julito. Siyempre ayoko namang nakainom na din ako. Ayoko namang ano. Bahala ka, sabi ko di nag-walk out, umuwi. Okay, disco-disco kami. Doon ang last naming ano ni Julito na wala kaming closure, kumbaga wala kaming closure na di ko na na-personal ng pasalamat sa kanya. Kasi nga, bigla na lang siya nang umalis. Tapos, hindi pa kasi usong Facebook. Hindi pa kasi usong Facebook. Hindi na, binablock na niya. Kumbaga, binablock niya ako. Tapos, siyempre na, natatakot ako sa kanya. Baka mamaya, pag pumunta ako dun sa parlor, mapahiya pa ako. Hindi na ako pumunta. Sabi ko, bahala na kung ano, alam naman na yung number ko. So, ayun. Doon nang tatapuhin hanggat kapagtapos ako, ito. Ayan. So, next part, sasabihin ko sa iyo kung paano ako napunta dito ng Maynila. Sasabihin ko sa inyo. So, i-end ko na to yung video. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Please like and subscribe my